chance. What is that? Oh, fuck it. You die. Magandang hapon sa News 5 Alerts. Matapos ang kanyang inaugurasyon, plano ni incoming Vice President Sara Duterte ang 100% face-to-face classes sa August. Siya rin ang susunod na Education Secretary. Sa kanyang press conference, sinabi ni Inday Sara na pag-aaralan niya ito pagkupo sa DepEd. Plano niya rin daw konsultahin ang iba't ibang grupo na may agam-agam para sa pagbabalik eskwela. Sa ngayon, patuloy ang written communication nila ni outgoing DepEd Secretary Leonor Grion para sa kanilang transition of power. May mga napagkasunduan na rin daw silang proseso. Nakatakda rin ang formal na magpulong sina Sara Duterte at Briones sa Sabado, June 25. Sa ibang balita, nasa Manila Doctors Hospital na si outgoing Senator Laila De Lima para sa kanyang operasyon. Sasailalim siya sa hysterectomy o pagtatanggal ng matris. Na-diagnose kasi siyang may stage 3 pelvic organ prolapse. Nakatakdang lumabas ang senadora at bumalik sa kamprame sa June 25. Aprobado ng korte ang medical furlough ni De Lima. Matatandaan nitong Abril, pinalabas din ang senadora dahil kailangan niyang i-confine sa ospital. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph at sa News 5 Facebook page. Ako po si Marisol Halili at narito naman ang mga balita sa Frontline mamaya. Presyo ng diesel at gasolina, nakaangkana naman tumaas bukas. Kapo ni Vice President Lenny Robredo, planong tasuhan ng pinagpapakalat ng fake news. Sa pilot episode ng Top Class, mga trainee na yan at iba pang mga balita at impormasyong hatid ng inyong kasangga sa Pagbabalita, Frontline Pilipinas, mamayang 5:30 p.m. Kuyak kuyo kaya ko. Time warm. Si Maria, ginagamahan para sa'yo. Hindi niya naman talaga mga babae. Noon dahil siyempre wala kang ginagawa. Ngayon naman dahil gusto mo na magtrabaho. Ginagamahan sila kasi ako ko. Hindi sila naniniwala na kaya ko. Ay, Luis Fernando, huwag ka magsalita ng ganyan. Alam ko na kung magtsatsaga ka lang, magagawa mo yun. May tiwala ako sa Diyos at sa iyo, Luis Fernando. At nakikiusap ako sa iyo na huwag mawala ng lakas ng loob pag nagkamali. Opo, may huwag mo na kalalahan din yun. May mga tao roon na handang tumulong sa kanya. Oo, mababait talaga silang lahat noon. Tayo na para makilala mo sila. Nalito po gaya ng ipinagutos sa inyo, senyora. Lunis ka po ngayon. At kahit mapang imposible, pupunta na sa opisina si senyorita. Adali, aray. Kasama ang papa niya. Akin ang robe ko. Ang chinelas ko, dali. Mahusay! Naglakas loob na palang pumasok sa opisina si Luis Fernando. Hindi naman ako nagtataka. Dahil wala rin kayo napapansin. Bakit ganyan ka magsalita, Soraya? Alam niyo kung anong bisyo ng anak niyo, hinayaan niyo siyang pumasok sa kumpanya nang walang alam ang asawa ninyo. Huwag mong pag-isipan ng masama, anak ko. Tita, nabubulagan ka na ba talaga? O ano?
Hindi niyo ba alam kung bakit pumayag siya na magtrabaho? Malalaman niyo na lang kapag nakadispal ko siya. At tiyak na makakasama ito kay Uncle Fernando. Pag nanakawan ni Luis Fernando ang kanyang papa, hindi ka tahahayaan na magsalita ng ganyan sa aking anak. Mga baliw talaga kayong lahat. Kung iniisip niyo na nagtrabaho si Luis Fernando dahil naaawa siya sa papa niya yon at mahal niya ang papa niya. Walang minahal si Luis Fernando. Siya ang pinakamasamang lalaki sa buong mundo. Ang pinakasakim. Huwag kayong masyadong umasa sa kanya. Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi. Mas mahirap ang pinagdadaanan ko. Pero mas nakakahiya. At wala namang naaawa sa akin. Ano mong itinuturing kitang parang anak? Hindi, tita. Ang tanging minahal mo lang sa mga anak mo ay si Luis Fernando. Mahal na mahal mo siya. Na hindi naman karapat dapat. Magtaka niya, Soraya. Ngayon niya sinisimula ng panibagong buhay niya. Pagtiwalaan mo naman siya. Ginong Luis Fernando de la Vega, sa ngalan ng mga empleyado ng kumpanya ng iyong ama, binabati ka namin at bilang mga kasama mo sa trabaho, binibigyan ka namin ng mainit na pagtanggap. Oy, sagutin mo naman sila. Huwag kang bastos dyan. Mga kaibigan, alam kong mga tapat kayong katuwang ng aking ama. At gusto kong kilalanin ang pagsisikap ninyo alang-alang sa kumpanya. Pipilitin kong matuto para maging karapat-dapat sa simpatiyang pinapakita ninyo sa akin. Ituring ninyo akong kasamahan sa trabaho. At dahil wala pa ako nalalaman, ituro nyo sa akin ang lahat na nalalaman ninyo. Maraming salamat. Ngayon mag-cheer tayo para kay Luis Fernando! Chiquitin mo, alabay mo ba? Chiquitin mo, alabay mo ba? Alabayo! Alabaw! Alabay mo ba? Luis Fernando! Luis Fernando! Kuana foto ki. Dicho pada dia. Ang pag-ibig niya ay para lang kay Soraya. Kailangan niya siyang mahalin at alagaan. Ang pag-ibig niya ay para lang kay Soraya. Siyempre, gusto kitang makita, Osvaldo. Masaya akong makasama ka. Hindi, baliw ka talaga. Kahit saan mo gusto. May bahay ka ba sa ahus ko? Ayos, eksakto. Ito ang tamang pagkakataon. Para pagtaksilan ng asawa ko. Simula sa araw na ito, hindi ko na magtatrabaho para sa akin, Maria. Ano nangyari, Tito Fernando? Pero bakit naman po? Dahil ikaw na ang magiging sekretaryo ng anak ko, si Luis Fernando. Kayo ang mas nangangailangan sa tulong ko, Tito. Mas gusto ko na ikaw ang nasa tabi ng anak ko. Iisipin ko, ay hindi, teka. Wala siya kaalam-alam at wala rin ako masyadong alam. Ako, pag ganun, baka pareho na lang kaming tumakbo, Alex. Matutulungan ninyo ang isa't isa at pareho kayong matututo. Pero Tito, alam niyo ang kailangan ni Luis Fernando, yung isang babae na tulad niya. Yung nakapagsasalita ng tama, hindi yung puro kalokohan lang ang alam tulad ko. Hindi niyo ba narinig ang sinabi ni Miss Caro? Sabi niya marami pa akong dapat matutuhan. Hanapan niyo na lang po siya ng mahusay na sekretarya. Hindi, saka na yun. Bakit po hindi pwede na yun? Dahil ang kailangan kong tao na magbabantay sa kanya ay yung hindi siya maiilang. Isang tao na pag nakakita ng alak, itatapon niya ito. Isang tao pangaralan siya. Tuturuan siya ng leksyon kung talagang kinakailangan. At ang taong yon, may mas hihigit pa ba sa'yo, Maria? Naku, wala. Oo nga. Oo. O, tama po kayo. Ando po. Pero isang bagay ang pangako niyo sa akin, Tito. Ang pangako ko ngayon pala. Dalawang bagay po pala yun. Ang una, galit kung hindi agad makakapasa si Luis Fernando dito. Oo naman, sige. Pangalawa, kapag hindi ako masyadong nakatulong sa kanya, babalik na lang po ako sa inyo. Ipinapangako ko rin niyo. Oh, sige na nga. Malapit na po mag-alas 12, Senyora Lupe. Gusto ko talagang malaman kung naroon pa rin ang anak ko sa opisina. Ay, ayoko namang tumawag para magtanong lang.
Huwag na kayong magtanong, tita. Bakit nag-aalala kayo? Aalis ka ba? Pupunta ako sa mananahe. Alam niyo, tita, sinasabi ko sa inyo na kabaliwan na ilagay si Luis Fernando sa kumpanya para magtrabaho. Dahil sa masama niyang bisyo na pagsusugal. Ay, pwede ba, Soraya? Huwag na yon, pakiusap. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit walang may lakas na loob magsabi kay Uncle Fernando na nagsusugal ang anak niya na hindi niya dapat malaman. Isang araw, malalaman din niya yon. Pag siningil na siya sa mga utang niya sa pagsusugal. Pero sige, huwag kayo mag-alala. Uuwi ako agad, tita. Paalam, Soraya. Ang biskwit. Hindi gaano nakakatulong sa inyong pamangkin niyo, Doña Victoria. Naiintindihan ko siya. Naiinis lang siya, nagagalit. Paumano po, Senyora. Kilala niyo naman po ang ugali ni Senyorito Luis Fernando. At alam niya hindi siya mahal nito. Bakit pinili niyang magpakasal sa kanya? Mahal na niya. Alam sila. At nagpapas ko na anak ko sa kanya. Hindi rin naman nagtagal yun. Naalala ko pa nga yun. Bago, ama. Bakaliton? Gusto ko sana kong sabihin sa inyo. Huwag niyo sanang isipin na namamalik mata na ako o sinisiraan ko siya. Pero... hindi ko po talaga gusto si Yaya Calixta. Bakit Lupe? Siya ay... isang mangkukulam, ko? Huh? Opo, senyora. Maniwala kayo. Isa siyang mangkukulam. At nakita ko siyang may ginagawang orasyon. Diyos ko. Mangkukulam na kasi ka. Larry, kung ako para mag-sinap sa'yo. Sabi ko mo ako na ang sekretarya mo. Makinig ka, pero huwag ka magagalit. Alam ko naman na konti lang alam ko sa pagiging sekretarya. Pansamantala lang naman to. Hindi ka, isang araw lang. Teka, huwag ka mang ganyan. May sibi pa rin naman ako. Sinabi ko yun dahil alam ko hindi ko ito kakayanin. Taas na ako kayo dito. Hindi na ako babalik pa. Pero parang hindi mo kaya. Ikaw, umpisa mo pa lang. Hindi ito para sa akin. Kasi dapat lang masanay ka. Hindi ako masasanay sa ganito. Aalis na ako. Hindi, sandali. Aalis ka na, di ba? Pero uwi ka sa bahay, tama? Magkukulong ka ulit at iinom? Hanggang sa malasing ka ng husto? At kung tapos paglasing ka na, magbibilis ka at aalis ka, tapos magsusugali, di ba? Hindi ko ipagpapalit siya para rito. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Dahil sa pustahan, kumusta ako na mananalo ako dahil lagi ako natatalo. Kaya kapag gusto ko matalo, panalo ako. Trabaho yan ang mahal na birhen. Kahit na aalis pa rin ako ngayon. Iho. Mayroon akong magandang trabaho para sa iyo. Malaki ang maitutulong mo sa akin dito. Siksik sa creamy chocolate flavor, vitamins at minerals at delicious manas ng milk. Nutri Boost! Level up akong maga ng pamilya, the nutritious way. Nutri Boost! Ang mali na yung giminte? Ibig mo na. Pantene Intensive Conditioner with Pro-V formula and real collagen. Helps repair damage for salon-tastic smooth hair, even at home.